Nope. Bali, mabilisan lang na vlog to. Medyo disappointing tong araw na to eh. Kasi nagda-download lang talaga ako ng driver booster. So, pang-update ng mga driver ng PC. Kaso ang nangyari, may na-download akong torrent na hindi naman talaga dapat. Nangyari din sa PC ko ngayon. Ito. Ano yung makikita nyo? Lahat ng mga media files nagkaroon ng .moba na file type. And kung titingnan mo, as in lahat. At yan, yung for editing ko na files, kumbaga hindi siya playable. Ang nangyari kasi, nagkaroon ng ransomware. Bali, ang ransomware is para siyang virus na ini-install nung mga hackers para sabihin na, yung PC mo, na take over na namin. Para mabalik lahat ng files mo, bayaran mo kami ng ganitong amount. So medyo nakaka-disappoint kasi nag-try na ako ng any way para ma-resolve to. Wala talaga. So, ayun, yung mga files na currently na ini-edit natin, hindi na accessible kasi na-encrypt na nung hacker. Medyo delay yung mga videos natin kasi yung isa sa mga ini-edit ko, ina-corrupt rin mismo. Ano yung hacker pala, ang pangalan niya is DJVU. Usually, ang platform niya sa mga torrent site, nag-upload siya ng any type ng software na pwede mong gamitin. And once na makapag-install ka, mapupunta na sa computer mo yung virus. So ngayon, ang way na lang para ma-clear itong issue na to is to reformat the computer. Ang gagawin ko ngayon, re-reformat ko and yun, balik tayo sa umpisa. Install tayo from the beginning. Recommend ko lang sa inyo, next time bago kayo mag-download ng mga torrent is check nyo muna yung reviews. Kasi pag-check ko nung reviews nung sa akin, lahat nung nasa baba na biktima rin nung virus na to. Wala, ganun talaga. So pasensya na, delayed yung vlog na at hindi ako makakapag upload ngayon yung medyo sunod-sunod kasi wala, kailangan ko install lahat ng mga files. Balik kung titingnan natin, ito yung video editing software na ginagamit ko. DaVinci Resolve nga pala. So you can see dun sa timeline, bali wala na, hindi na nade-detect ni PC yung mga files kasi nga corrupted na siya. So kung ano man yung na-shoot ko dito, wala lang. So I don't know kung anong gagawin ko. Para naman doon sa decrypt program, ito siya. So, install mo siya. So, yun siya. Ang ginagawa nung program na to is i-decrypt niya lahat ng mga na-encrypt na mga files mo para ibalik sa original na file. Kaso, pag naglagay ako ng file, which is nakalagay sa documents ko, example, is dun nga sa mga video editing files ko. So, okay ko siya. Decrypt. So, yun siya. Titingnan niya lahat ng mga files. Yan o. Sabi niya is, notice this ID appears to be an online ID. Decryption is possible. So, based sa pagka-search ko na anong meaning nun, is ito yung latest na new variant ID nung hacker. So, hindi pa siya na gagawan ng paraan ni MCSoft Decryptor, yung mga programmers nila, paano labanan tong bagong online ID. So, wala pang currently na available na way para makuha yung mga files or ma-decrypt. So, talagang katay magagawa. Yung mga tol, pasensya na. See you na lang sa susunod na vlog.